Naghahanap ka ba kung saan pwede kumuha ng PSA o Philippine Statistics Authority? Hayaan yung ibahagi ko sa inyo kung saan tayo pwede kumuha ng mas mabilis. Dito lang yan sa pagbabalik ng CMS TV Channel. Magandang araw mga ka-Shycon, wala nang paligoy-ligoy. Dito po ako kumuha sa SM Manila mga ka-Shycon. Likod po yan ng Manila City Hall. Pagpasok niyo po dito sa SM Manila, akyat lang po kayo sa 5th floor. Hanapin niyo lang po ang SM Business Services. At pagpasok niyo po doon, mayroon namang guard. Sabihin niyo lang nakukuha po kayo ng PSA. Ang oras na pinakamagandang pumunta roon ay umaga, like 9, dapat patakapila ka na sa labas ng SM or di kaya mga bandang alauna para hindi gaanong marami ang tao na nakapila. Kasi may pagkakataong pag napunta kayo na marami na ang nakapila kasi ito nga po ay bayaran ng mga bills, credit card, and so on and so forth. Kaya medyo itaon nyo dapat na walang pila para mabilis lang po ang proseso. So, ito nga po yung form. Alright, ganito itsura niya. Harap likod. Requesters information. Kaya may ganito kasi minsan mayroon yung nagpapakuha lang. Okay, so dito, syempre kung ikaw yung personal na kukuha, pangalan mo pa rin ang isusulat dito sa requesters information. Tapos ilagay mo yung mailing address. Ilagay mo dito. Pagkatapos dyan, pag nailagay mo na yung address, ilalagay mo rin cellphone number mo. Dito sa may kanang bahagi naman sa ibaba, signature of requester. So dito ka pipirma. Okay? So ganun lang kadali. And then bibigay mo na dun sa cashier. Okay, so usapang bayaran naman kung magkano ang bawat isang kopya ng PSA. Bale, ang binayaran ko dahil ang kinuha ko is dalawa para hindi na ako nagpapaulit-ulit ng kuha. So, 155 ang bawat kopya dahil dalawang kinuha ko, 310. Kaya dalawang kinuha ko, plano kong kumuha ng passport. Ang passport kasi ay kinukuha nila original copy mo, kaya kung isa lang ang kukunin mo, wala ka ng copy, papasirox mo na lang. Eh, mas maganda syempre may original ka, so mas maganda kung dalawa na lang kukunin mo. So ang disadvantage nga lang sa panahon ngayon, medyo tumagal na yung pag-release nila. Katulad ako, nag-apply ako noong October 27, 2020. Nakuha ko noong December 11, 2020, bali inabot po siya ng 1 month and 14 days. Ganun siya medyo tumagal dahil nga po sa pandemya na kinakaharap natin. Kaya nagkaroon ng delayed. Ang pagkuha naman ng PSA, hindi na dito sa SM Business Services. Round and round we go, losing some. Kinuha ko yung PSA ko dun na sa third floor. Dito pa rin sa SM Manila syempre. Sa ano po? Sa bills payment counter. At doon dapat meron kang dalang Xerox ID. And then yung resibo syempre nung kumuha ka, yun yung ibibigay mo lang. Ngayon may kwento ko lang mga ka-Shycon. Dati kasi actually nakakuha na rin ako dito sa SM Business Services. Taong 2018 May 24, inutusan kasi ako ng ate ko na ikuha yung kanyang apat na kiddos o yung kanyang mga chikitin. So ako yung naglakad, kinuha ko dito sa SM Manila kasi dun sa Bohol na kung saan dun sila nakatira, medyo mahal yung PSA doon or yung NSO nila doon dati. Nasa 300 something daw yung bayad. Sabi niya, ikuha mo na nga lang ako dyan kasi medyo mura that time. Nasa yung kuha ko noon, 160 bawat isa ng anak niya. Ang ginawa ko, pinasend ko lang sa kanya yung mga baptismal ng mga bata. And then, pinasirox ko lang yun. And then, pati yung marriage,
contract nila at saka 1ID, pina-scan ko sa computer shop dun sa probinsya niya at pina-email sa akin. So, ayun, pagdating sa email ko, pina-xerox ko at okay. Ang maganda dati, nung hindi pa pandemya, ang inantay ko lang nun, 1 week lang, ganun siya kabilis dati. Hindi katulad ngayon na medyo tumagal ay dahil nga po sa pandemyang kinakaharap natin. So yun nga, nung releasing na, binigay ko lang yung marriage contract, yung ID niya, tapos yung authorization letter. Ako na gumawa, ineme ko na lang yung signature, kinopya ko na lang sa ID niya. Alright, so, pero kung ano yung ate ko kasi hindi naman ganun ka, ano, karunong maggawa ng, ano, ng authorization letter, kaya ako na rin gumawa, no? Pero kung meron kayong kapatid na marunong gumawa ng authorization letter, ipa-scan nyo na lang, send nyo na lang. Ayan, at dito po nagtatapos ang aking pagbabahagi sa inyo kung paano kumuha ng PSA or Philippine Statistics Authority. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. At ngayon po, kung himbaguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, makikiusap po ako. Makikisuyo lang po ako na pakisubscribe lang po. Ang isang subscribe niyo po ay malaking bagay na po para sa isang katulad kong nagsisimula pa lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At doon sa mga vlogger na katulad ko rin na pumunta rin dito, maraming maraming salamat po sa inyo. Tulungan lang po tayo para sabay-sabay po tayong umangat sa larangan ng pag-YouTube or dito sa YouTube. So lagi po tayo mag-iingat dahil sa patuloy na banta ng pandemyang ito. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came